Sa detalye ng ating mga balita, tatlong motorcycle rider na aksidente dahil sa pagtagas ng langis mula sa isang tanker sa bahagi ng EDSA. Kunin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Nico Bagsik. Nico, magandang morning. Anong nangyari? Magandang morning, Tito Johnson. Dito nga no, sa bahaging ito ng EDSA Santolan, tumagas ang langis ng isang 10-wheel truck pasado alas 11 kagabi. Papunta sana ng Camp Aguinaldo Gate 6 ang truck para mag-deliver ng mga sako ng puting buhangin. Pero pagdating dito sa kanto ng Boniserano Avenue ay pumutok umano ang power steering ng truck kaya tumagas ang mga langis sa kalsada. Tatlong motorsiklo ang sumemplang dahil sa insidente. Nagtamo ng sugat sa tuhod ang isa sa mga rider. Ayon sa driver ng truck, galing pa sila ng Porac, Pampanga. Maayos naman daw ang truck ng kanilang ininspeksyon bago bumiyahe. Narito ang aking panayam sa driver ng truck at sa MMDA na rumisponde kagabi. Pag-stop, no, namreno ako, biglang bumagsak yung steering box ko. Pag-bagsak, umulo yung langis. Yun ang nangyari. Pero pinag nyo naman yan nung galing ko yung Pampanga? Oo, kasi hindi mo i-check sa haba ng tinatakbo ng truck. Talagang bumagsak lang talaga siya kasi ginagamit. Galing sila sa Borac, Pampanga. Mag-deliver sila sa Camp Aguinaldo Gate 6. Ngayon, yung mga oil, mga langis dyan, gumapang dyan tapos nag-alo na yung mga tubig. Kaya yung mga motor na tatlong sumemplang, hindi naman ano, totally na nasaktan. Bali mga motor lang na damage. At talagang ano, nagkataon talaga na yung langis kumalat, tapos nag-alo yung tubig. Eh, mabilis din yung mga motor. Kaya nandulog. Tito Johnson, dahil sa insidente, isang lane sa ilalim ng Santolan flyover southbound ang isinarapan samantala sa mga motorista. Tinambakala ng mga rumesponding MMDA ang tumagas na langis ng kusot. Tinatayang nasa 2 litro ng langis ang tumagas ayon sa driver. Tito Johnson, nandito kami ngayon ano, dito sa bahaging ito ng southbound EDSA Santolan kung saan nga tumagas yung langis ng truck kagabi. At kung makikita mo, dito sa aking likuran, Tito Johnson, ipapakita namin, punong-puno yan ng langis kagabi, ano? Kaya medyo masangsang din yung amoy, pero tinambakan nga ng mga kusot. Pero ngayong umaga naman, itong mga kusot na ito ay nasipsip na nila yung langis, kaya medyo natuyo na, ano? Mga ilang parte na lang nitong kanto ng EDSA at Boniserano Avenue ang natatakpan ng kusot at may medyo meron pang mga langis, ano? At sinara nga itong isang lane dito kagabi, pero ngayon naman ay nakabukas na yan kaya malaya na at maluwag na na nakakadaan ang mga motorista na pa southbound sa mga oras na ito. At iyan ang sitwasyon ngayon dito sa kanto ng Boniserano at EDSA. Balik sa inyo sa studio, Tito Johnson. Maraming salamat at mag-iingat sa mga kababayan nating motorista. Salamat, Nico Bagsik.